Dung Dung. So ngayon mga kaibigan, pag-uusapan natin ngayon itong 7 tips paano maging gwapo sa paningin ng babae. No? Let's go. So ngayon nga mga kaibigan ano? Meron akong hindi lang isa, no? Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, lima, anim, pito, no? Kundi pito talaga. Meron akong 7 tips, no, sa mga nangangarap diyan na gustong maging gwapo. Wow. Sa mga nangangarap na maging gwapo, no, katulad ko. Wow. No? Saktong-sakto yung video na to, no, para meron kang matutunan, no. At nang magaya mo at ngayon, no, napapatunayan nga na totoo ang mga sinasabi ko. Di baliktad yung baliktad. So, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Number 1, magsuot ka ng relo. So, ito mga kaibigan, ano? Ito yung pagsusuot ng relo, no? Ay nakakadagdag sa pagiging gwapo mo, mga kaibigan. Kasi ito mga kaibigan, ito ang magandang epekto ng pagsusuot ng relo, no? Nakakapagdagdag ng pagiging gwapo yan. Kasi totoo naman mga kaibigan, nakakagwapo talaga ang pagsusuot ng relo, no? Kung makikita mo, gwapo talaga kasi isusuot siya ng relo parang doon lang sa may something, no? No, kahit di ka naman kagwapuan, nadadagdag yun. Kahit pangit ka man dyan. Mali. Kahit di ka kagwapuan, no? Kahit basta magsuot ka lang ng relo, at yun na mga kaibigan. Number 2, maging confident ka sa sarili mo. So ito mga kaibigan, no? Kailangan maging confident ka sa sarili mo na gwapo ka. Kasi pag sinabi mong pangit ka, ang kalalabasan nun, pangit ka naman talaga. Kasi mismong sarili mo, no, yung umamin na hindi ka gwapo. Pero pag sinabi mong gwapo ka, abay, totoo yun kaibigan. Kasi galing na mismo sa salitang sayo o sa mismong sarili mo. Kasi ito mga kaibigan, katulad nga ng sinabi ko, maging confident ka sa sarili mo na ikaw ay isang gwapo. Kasi ako, hindi naman ako kagapuan mga kaibigan eh. Sakto lang eh. Pero confident ako sa sarili ko na gwapo ako. Marami ding nagsasabi na gwapo ako. Kasi naging confident ako sa sarili ko. At yung mga nagsasabi sa'yo na pangit ka, mapalalaki man o babae man, abay, naiinggit lang yan mga kaibigan. Naiinggit lang yan sa'yo. No? O di kaya, galit yan. Galit sa'yo. Kasi siguro, naging hambog ka or naging mayabang ka na pinagmamalaki mong gwapo ka. Aba, may mali naman dun mga kaibigan. Kasi, ang pinopoint ko dito mga kaibigan, no, maging confident ka lang na gwapo ka. At hindi yung pagiging mayabang na ganito, gwapo ako. Yan, ganito. Mali talaga yun mga kaibigan. No? At balik tayo doon. Yung mga nagsasabing pangit ka, is galit lang mga yan. Kasi siguro, pinagsalitaan mo sila ng di maganda or di nila nagustuhan. No? Kaya sinabihan kang pangit. Katulad na lang ng panliligaw mo, dapat ako na lang sinagot mo eh, kasi gwapo ako eh. Mas gwapo ako sa kanya, ba't siya yung sinagot mo? Yung mga ganun mga kaibigan, no? Most of all, no? Yung mga ganyang pagsasabi mo sa babae, abay, sabihan ka talaga ng di maganda niyan. Na ang kapal mo naman, gupong gwapo sa sarili. Diba, nagets mo mga kaibigan, napagsalitan ka na ng ganyan, kasi nga, naging mayabang ka. No? Nagets mo? Kaya, maging confident ka lang sa sarili mo, yung sakto lang, yung walang halong kayabangan, no? Yung ganun lang. No? Gets mo? Number 3, malinis sa katawan.
So ito mga kaibigan, napapansin nyo ba sa mga guwapo ano? Sa mga yung mga guwapo is malinis sila sa katawan. Katulad ko. Di baliktad yung baliktad. Pero di naman masyado, ano? Kailangan kaibigan, maging malinis ka sa katawan mo kasi yan ang mga way, no, para maging guwapo ka. Kasi pag di ka malinis sa katawan mo, hindi ka nila masasabing guwapo ka. Katulad na lang ng mga girls, no? Pag naniligaw ka, paano ka sasagutin? No? Kasi hindi ka malinis sa katawan. Sino ba namang babae ang sasagot sa hindi malinis sa katawan na lalaki? Kahit guwapo ka, no? At pag di ka malinis sa katawan, abay parang nababawasan yung pagiging guwapo mo. Ah, alam mo ba mga kaibigan, meron akong nakikita, no? Yung sa mga video, no, na yung pulubi, no, tapos nung pinagupitan siya, no, at nung nilinis yung katawan niya, no, ayun, nagmukha siyang decenteng tao. Parang hindi na siya katulad nung palaboy-laboy dyan sa daan, di ba? Kaya kaibigan, maging malinis ka sa katawan mo para ito'y magiging gwapo ka. Kung kinakailangan, maglinis ka ng katawan mo 3 times a day, no? Katulad na lang ng pagliligo araw-araw, no? 3 beses sa isang araw, pwede rin 2 beses sa isang araw. Depende sa iyo kung wala kang ginagawa man lang, is 3 beses mo na para maganda. So, nagets mo ba? Number 4. Maporma. So, ito mga kaibigan, ano? Ito din ho yung mga kasali sa mga listahan ko, no? At mga karanasan, no? At mga epektibo talaga, no? At mga epektibo talaga. Itong pagiging maporma. Alam mo ba kaibigan, ang isang pagiging maporma mo is nakakadagdag ng pagiging gwapo mo. Kasi nafi-feel, kunwari, nafi-feel ng isang babae na maporma ka. At pag nakita. So ito mga kaibigan, no? Nakapag-napansin ng babae, no, na maporma ka, at pag nakita kanyang maporma ka, magugustuhan ka niya at masasabi niyang guwapo ka. Kahit di naman talaga, no? Google! No? Kasi ito mga kaibigan, no, yung mga guwapo talaga is maporma yan. Kaya dapat maging maporma ka din. Kahit di ka kagwapuhan, maporma ka dapat. Kasi naaakit yung mga babae sa atin kapag maporma tayo. Wow. Nagiging gwapo tayo sa paningin nila. Nag-hits mo ba? Kaya kung ako sa iyo kaibigan, maging maporma ka na. So yun mga kaibigan, kailangan maging maporma ka. Number 5, magpabango ka. So ito mga kaibigan, ano? Ito din ho ang kabilang sa mga pagiging maging gwapo mo. Kailangan magpabango ka. Kapag nagawa mo na yung 1, 2, 3, and 4, dito ka na, magpabango. Kasi kaibigan, kapag ikaw ay dumaan sa chicks na maganda or sa mga ladies, no? Na mga magagandang chicks dyan, kapag dumaan ka sa kanila at mapapansin kang mabango ka, maaakit sila. Wow! At matatawag nilang guwapo ka kasi naaakit sila sa pabango mo. Dagdag pagiging guwapo pa yun, no? Dahil dito sa pabango na sobrang bango, yung reaction po nila, ganito po yun, ha? Ganito po yun, ha? Ganito po yun, ha? Oh, di ba mga kaibigan? Parang gano'n. Parang gano'n talaga yung magiging reaction nila mga kaibigan, no? Kaya, sa simpleng bagay lang ng pagbabang mo, no? Ma-appreciate nila or mapapansin ka nilang gwapo ka. Kaya, kung ako sa'yo, pag aalis ka ng bahay, magpabango ka din. So, ayun na nga. Number 6. Formal na lakad. So ito din mga kaibigan is kabilang sa mga listahan, no, ng pagiging gwapo at epektibo talaga. Kaya kung ako sa'yo, kung gwapo ka, no,
maglakad ka ng maayos. Huwag yung lakad na mayabang, pangit yun. Huwag ganun. Yung formal na lakad, kaibigan. Huwag yung mayabang, no? Yung mayabang na naglalakad, yung mga parang adik, mga kaibigan, ano? Huwag mong gayaan yung mga ganun. Kasi nga, kaibigan, no? Ang pagiging formal na lakad mo is nakakadagdag yun ng pagiging gwapo mo. At mapapansin ka ng babae na gwapo ka. Yung lakad mo, formal. At hindi ka astig, no? Astig sa paningin nila. Maging simple lang yung lakad mo. Simplihan mo lang, no? Huwag mong gayaan yung mga siga, no? Na, kung makaasta pag naglakad ang putik, parang ano ha. Huwag mong gayaan yung mga ganun. Yung, kasi hindi nakakapagwapo yun. Nagits mo ba ang pinupoint ko? Baka matrigger ka na naman dyan. Baka isipin mo, gumagawa lang ako ng kwento. Kasi ito mga kaibigan is realistic, no? Wow. Hindi ito isang imahinasyon lamang, ano? At ito ay isang nangyayari na sa totoong buhay, no? Kaya sinishare ko sa inyo. Kaya ito na mga kaibigan, no? Para may malalaman ka din sa video na to. Ayusin mo ang paglalakad mo, ha? Ha, boss? Ha, boss? Boss? Ayusin mo ang paglalakad mo. So, ayun na nga. Number 7, maging loyal ka. So, ito mga kaibigan, ano? Sa mga mag-jowa na kailangan na maging loyal ka. Kasi hindi nakakagwapo mga kaibigan, no? Ang hindi pagiging loyal. At nakakagwapo mga kaibigan, no? Ang mga loyal. Kasi naiisip ng babae o ng girlfriend niya na siya lang ang pinakagwapo, no? Kahit hindi naman talaga. Basta ayun, maging loyal ka lang, no? Kasi nakakadagdag yan ng pagiging gwapo. Pero kung saktan ka pa rin niya, kahit loyal ka, abay may mali dun mga kaibigan. Siguro hindi mo sinunod yung mga kagaya ng sinabi ko nung una, no? Kung magsuot ng relo, maging confident sa sarili, malinis sa katawan, maporma, magpabango ka, at formal na lakad mo. Kung hindi mo to nagawa mga kaibigan, no? Naging loyal ka lang, abay may mali talaga yun mga kaibigan. Kasi nga, loyal ka lang at hindi ka rin naging confident sa sarili mo na gwapo ka. At hindi ka maporma. Kahit loyal ka, kaibigan, iiwan ka pa rin ng iyong kinakasama. Kasi nga, kahit loyal ka lang, ano, at di ka malinis sa katawan, kagaya na nga ng sinabi ko, paulit-ulit na lang tayo, eh, no? Kagaya na lang ng sinabi ko nung una, pag di mo nagawa yun, at kapag naging loyal ka lang, baliwala pa rin yun maging, baliwala pa rin yun mga kaibigan. Kapag sinunod mo ito, no? Pakicomment nga sa baba kung naging success, no? Ang pagtuturo ko, kung may natutunan ka sa video na to, huwag mong kalimutang mag-like, comment, and subscribe. This is Vincent Vlog, and peace! So, yun nga guys, no, nagpapasalamat pala ako sa mga loyal viewers ko, no, sa mga tunay na Vincent Vlogs ko dyan. Mula umpisa ng video ko, no, at hanggang ngayon, no, tuloy-tuloy kayo sa panonood ng video ko. At maraming salamat sa inyo mga kaibigan, no. Vincent Vlog in peace.